Nostranatics, alam ko at nararamdaman ko na inaabangan nyo ang mga uploads namin. So, mamaya titingnan ko kung ano ipapakita or anong mga story ang ipababahagi ko sa inyo. Rest assured na makakaasa po kayo na pagbubutihin po namin ng aming team para po sa mga kahilingan nyo. Maraming salamat, Nostranatics. Ready ka na ba, ate? Okay. So, unang-una, ate, gusto kong magpasalamat sa'yo kasi hindi ka nag-atubiling i-share ang life mo ngayon. And so, titignan natin. Basta mong papasalamat ako sa pagtitiwala mo sa'kin. So, ito na yung apat na queen, ate. Titignan natin kung ano ipapakita ng mga barahan, no? Now, I want you to pick one card. Cut the cards into three. So, I want you to pick 7 cards of total na kayo dito. So, titingnan natin kung ano ipapakita ng mga barahan. No? I'm hoping that this is a red card. So, your queen of cards. Titingnan natin kasi actually, ang heart kasi ate, sila yung mga tao, mabilis masaktan, and emotional. Okay. Actually, maganda nga dito ate, oh. Ace of Hearts, happiness and love, life, pero dito, para may pinapakita sa akin ate na may tampo sa'yo, lalaki ito. Ay, hindi ko alam kung may trabahador ka before, pero ang pinapakita sa akin dito ay hindi ko alam kung napagalitan mo siya or napaalis mo siya kasi okay. Nag-dark dito. Albularyo ho ito. Simula po nung tinanggal ko siya. Oh, huwag ka mo na magkwento ha. Basta ito, parang dito nagsisimula ang problema mo. And, meron dito Ace of Heart kasi, so at least to ate and love. Meron kang mahalagang tao na biglang naputol or let us say, nawala sa'yo. Ayan. So, titignan natin. And then, eto, sa cards na to, this is a new character of your life na papasok ngayon 2022. And sa pinapakita sa akin dito, this is a good intention. Pero nagulat ako dito, meron kang good intention kasi to ate. Parang hindi ko alam kung sinusuporta ang kanya kasi sa mga Chinese swerte kasi to. So, maaaring sinusuporta ang kanyan sa financial. Pero biglang nag-at-peace siya dito. Titignan natin. So, kuha kang ngayon atin ng 9 cards of total, lagay mo dito.
Talaga, ate. So, ibig sabihin may trabahante ka dati, tapos... Oo, natinanggal. Tinanggal mo? Yan din po sinabi niya na may nagsusuporta, biglang nag-peace. So, namatay? Opo, totoo. Bago lang po, October 29. Ano yun, mga lahi? Opo. Teka lang ko muna magkwento, ha? Kasi sa unang cards mo, ang dami agad revelation. Ah, ito na yung ano mo, oh. Ito yung sumusuporta sa'yo. Ah, actually, King of Diamond. And yun nga, sa pinapakita sa akin, is ibang lahi siya. Parang biglaan yung pagkamatay niya tayo. So, sa pinapakita sa akin, ate, maaaring ang taas ng chances na pinadaanan ka ng palipadhangin. Kasi ang laki ng pagbabago sa sarili mo eh. Napabayaan mo sarili mo, parang kahit anong gawin mo ngayon, may harang siya. Parang unti-unti kang bumabagsak. So dito, lalaki ang nagkukause ng problem sa'yo. And then ito, yung swerte mo, actually nakakukupa din naman siya, ate. Pero yun nga, nakita ko kanina, biglang nag-atis siya. Kailan to namatay? Ang bago lang! Tapos, eto ate, dito naman sa pinapakita sa akin, yes, may tutulong pa rin sa yung babae. And then, eto, parang sinisisi ka nito ng lalaki nito sa pangyayari na para kasing ang iniisip niya na tinanggalan mo siya ng trabaho, paano sila. Parang masama ang loob kasi hindi mo daw siya pinakinggan. After nung sunod-sunod na ang hindi magandang nangyari sa'yo. Paano mo nalaman na manggagamot to? Alam, dati po kasi pinapagamot ko sa kanya yung ano ko, pinapagamot ko. So, manghihilot mo siya? Siya rin po kasi yung ginagawa ko yung bahay namin. Siya po yung parang orasyon po. Ah, okay. So, nag-alay siya ng orasyon sa bahay ninyo? Hindi mo ba dinobo-check ate or ano na maring ang orasyon na ginamit niya is hindi maganda? Na iniswerte ang papasok sa'yo? Galing po sa binabasa niya po. So, may libreto siya. Kailangan ma-cleanse ng bahay mo, ate. Tingnan natin ang last cards mo. Kasi parang ang laki na nung last year. Sinabi po ni Ma'am Irene na ganyan December 6 po yung appointment ko. Bila po yan lagi nang mag-design sa akin. So nakarantang siya na po? Opo, sabi ko nga po kay Ma'am Irene. Ma'am Irene, ito po nag-message na po sa akin. Ito po masama ang kutub ko. Pero ayaw mo po mag-isip na masama. Po kasi ating mga karamdaman. Sabi ko lagi, Ma, magpagaling ka, kinaganyan po ako. Hindi naman po siya ganyan dati. Ito po yung isa po magpapadigil siya. Po kasi alam mo, mga karamdaman sila pag lumapit kayo sa marunong. Hindi mo ba siya tinanong na, Kuya, ano yung orasyon na binabasa mo para sa kanya? Matanggal daw po ng sa mga kaluluwa. Tapos yung cleansing na una, albularyo din po na kaibigan niya. Tapos nalaman ko po mag-uulang pala yun. Sabi ko, ipapabless ko ulit. Sa inyo, sana kayo. Ipabless mo muna sa pare, at tapos saka na ako papasok nun. Tingnan natin. Pwede ba namin pag pumunta kami sa inyo is i-record ang pag-cleansing? Cut tatlo. Saan banda yun ate? Diyan lang po sa may Amparo, ma'am. Ah, malapit lang dito. I-blend na lang natin sa ate for safety.
kuha ka ng 12 cards of topang. Kasi may communication pa kayo doon, ha? So, inaano ko yung safety mo. Ate, parang hinihigop yung swerte mo. Pero at least na yung nawala mong partner, at peace na siya kasi andito ang Ace of Heart. Ayan siya. At peace na siya. So, hindi natapos ang bahay na pinapaayos. So, kailan mo sinimulan yan? So, nakatenga siya ngayon? Sa fourth floor. Sige lang. Subaybayan kita at saka po. Eh, paano mo muna sa pare? Tapos, saka na ko. Let us know after mo magpa-bless. So, hindi pa siya na-bless ng pare, ate. So, ipa-bless mo muna sa pare. Tapos, kung sino man ang contact mo dito, sabihin mo, magpapa-cleanse ka, ha? And mag-iat ka palagi, tapos pupunta kami sa iyo for cleansing, ha? And huwag ka masyado magtitiwala, dati. May nakuha ba itong gamit sa'yo? Pag ano po, pag wala po ako, kaya ganyan po siyang tinanggal kasi may mga materials po, mga kahoy, kinukuha nila. Tapos isang araw po bumagyol, 50 sako po na semento, inayahan po nilang maulanan, pati mga pintuan. Ah, okay. Fine. Siyempre ako naman po napapagawa. Kada isang sako, pinaghihirapan mo para mabili mo yun, tapos pinaulanan. Kinabukasan pa po ng hapon, nagpunta ako, doon pala po nila ligpit. Yun, kaya nagalit po ako. Siyempre, pwede naman po nila ligpitin ng umaga. Kaya pala dinamdam nito yung ano. So, after nung nag-decide ka natanggalin agad siya. Dalawa po silang bantay ko, pinabayaan po yung ano. Yan lang, ate. Basta mag-ingat ka palagi, ha? And pag may maramdaman kang kakaiba, sabihin mo agad kay Aileen, okay? Ayan, so maraming salamat, ate. Thank you so much. Hello sa mga Nostranatics Worldwide at saka sa mga Abangers. Sa nabasahan ko kanina, medyo may natutunan ako, no? So, hindi na to bago sa ating pang-araw-araw na buhay dahil minsan kailangan talaga mag-ingat tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin. Hindi lang sa ibang tao, kundi maging membro or kasama sa buhay or kasama natin sa bahay. Kasi madalas sa nakikita ko na lumalapit sa akin, nakakalungkot isipin na karamihan na gumagawa ng hindi maganda ay yung mga taong pinagkakatiwalaan natin at akala natin totoo at sa atin na hindi natin alam na pwede tayong traidorin or pwede tayong gawa na masama. So, ang panalangin ko ay laging mag-ingat tayo sa pang-araw-araw. Hindi lahat ng kasama natin sa buhay ay maganda ang gustong mangyari sa atin. So, mag-ingat po tayo lahat. And okay magtiwala, pero huwag ibigay ang